kong lumipad. Sumabay sa akin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot ng hiwaga. Mapapansin niya sa dami na niyong bilang tagapagtanggol ng mga naaapit. Isang pambihirang mandirigma. Taglay ang alindog ni Venus, kisig ni Apollo, at lakas ni Samson. Isang gabing naglalaro kami ng kapatid kong si Ding, gumuhit sa langit ang isang dampuhalang bulalakaw. Nang humupa ang apoy, nakita ko sa paanan ko ang isang nagliliwanag na bato. Sa ibabaw nito ay may mga nakaukit na titik. Sa takot na baka agawin ito ng mga kalaro ko, agad kong isinubo ang bato. Nang muli akong magkamalay, nasa kandungan na ako ni Lola. Ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari. Pilit kong inalala ang salitang nakasulat sa bato. At sa isang iglap, ako ay naging si Darna, ang pinakamahigpit na katunggali ng kasamaang naglipana dito sa mundo. Ngayon, muling nalalagay sa panganib ang sanlibutan. Nagbabadyang magbalik ang mga kampon ng kadiliman. Isang dalaga ang muling hihirangin bilang tagapagmana ng bato. Isang dalagang itinakdang maging bagong Darna. Panahon na siguro para ipamanak ang batong ito. Gusto ko kalalay sa akin ah. Opo ate. Gusto ko kumapit ka sa akin na butok para masimusod sa atin. Sino po? Shhh, tara na. Okay ka lang ba, Butso? Okay lang po, ate. Thank you po. Okay ka lang ba? Wala po talagang masakit sa'yo? Opo, wala po, ate. Nanakawan po kasi yung ate ko ng cellphone. Nakita niyo ba kung saan pumunta? Pumunta? Sige, hintayin niyo ako yan. Ang ganda naman na brandy sa ito na ito. Tiba-tiba ako dito. Hoy, ikaw ba kung walang sarap na magkapatid? Eh ano naman? Anong magagawa mo? Akin na to. Ah, ganon. Wala ka naman palang binatpan. Oh, ito na ang cellphone nyo. Susunod, mag-ingat na kayo. Salamat po. Teka, ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Narda. Miss, naliligaw ka ba? Nakita ko ang kabutihang ginawa mo sa inyong kapwa. Masaya na po ako pag nakakatulong sa kapwa ko. Dahil sa kabutihan mong ginawa, bibigyan kita ng ganting pana. Ano naman pong klaseng ganting pana ang ibibigay niyo sa akin? Tanggapin mo ang batong ito. Huwag kang sumigaw ng Darna. Makikita mo ang kapangyarihang taglay ng bato na yan. Ah, ganun po ba ate? Sana yun? Ngayon, nabawi mo na ang kapangyarihang lumipad at nasa sayo ang walang kaparis na lakas. Kailangan mong magsanay, kailangan mong hasain mabuti ang mga kapangyarihan mong taglay. Taglay mo na ang kapangyarihan ng bato, ngunit nasa sayo pa rin kung paano mo gagamitin ng tama ang mga ito. Darna!
Darna. Ay, no, si Darna lumilipad sa ere. Ibon lang yan. Makulay! Baka naman makulay na ibon. Ako na si Darna. Ikaw si Darna. Nang tanggapin mo ang bato, kasabay mong tinanggap ang lahat ng responsibilidad ng mga kakambal nito. Kahirap ang daan na tatahakin mo. Marami kang magiging sakripisyo. Kailangan mo unahin ang isang katauhan sa lahat ng oras. Gagawin ko ang lahat, hindi kita bibiguin. Di nagkamali ang bato sa paghirang sa iyo. Karapat dapat ka sa kapangyarihan. Tandaan mo natin, basta di mo makakalimutan ang misyon mo, ipagtanggol ang mga tao. Kaya mong talunin ang lahat ng makakalaban mo. Ikaw ang nag-iisang tagapagligtas. Ikaw si Dan. O bakit? Narda, nabalita mo ba? May bago na naman nagugulo sa bayan natin. Ha? Ano? Sige, mauna na ako, ha? Uunti-untiin ko ang pagpatay sa inyo para magdusa siya sa ginawa niyo sa akin. Hangal ka! Sa briskot to, di mo ako matatakasan! Kailangan kong alamin kung sino magiging kalaban ko. Pwede bang sumali? Darna. Gusto mo sumali? Ikaw ang taya. Kahit magpatambling-tambling ka pa dyan, hindi mo ako maaabutan. Duwag! Duwais lang ako dyan. Wala ka pa rin pinagbago. Takalamera ka pa rin! Ito ang takalamera. May kasalanan ka sa batas na kailangan mong panagutan. Ah, ganon. Gusto mo akong hulihin? Tingnan lang natin kung kaya mo! Tingnan na yan ka!
maniniwala atin, Narda. Dinukot yung kaibigan ko ng babaeng demonita. Ah, ano? Saan siya dinala? Di ko alam, atin, Narda. Bigla na lang sila naglaho kasama yung kaibigan ko. Sige, umuwi ka na. Mukhang kailangan na naman kita. Pagtagumpayan mo ang kampo ng kadiliman. Sa ngayon, tapos na ang misyon mo. Nagawa mo na ang lahat ng dapat mong gampanan. Higit pa sa nararapat ang ginawa mo sa San Martin. At mapalad sila at meron silang isang Nardang katulad mo. Kung ganon, maaari ko na sa'yo, sorry ang bato. Ang panahon, Narda, at hindi mo na yan kailangan pa ibalik sa akin. Tapos na ang pagiging gabay ko sa bato. Pero hindi ko maintindihan. Tulad ko bilang Darna, ikaw na ngayon ang magiging gabay ng bato. Itatakda ng panahon kung kailan mo yan ipapasa at kung kanino. Ha? Pero saan ko siya makikita? Di ka mahihirapang hanapin siya. Kusa siyang darating. Pero kay Dad, paano? Hindi ako mawala.